Papunta pala kami ng kasalan ngayon, mga kapanay, at kung makikita nyo nga, hindi yung sasakyan namin ang gamit namin. Umarke lang muna pala kami ng limousine. Limousine talaga? Kasi nga, yung mga hipag kumamaya ay sasabay sa amin pa uwi. Dito pa nga ako naupo sa likuran kasi nga akala ko may sasabay pa sa amin, pero wala na pala. Yan palang nasa harapan ko na yan ay yung biyanan kong babae. At si Usman naman yung nasa tabi niya, at si Rafay na pamangkin na asawa ko, at si Mariam. Yung nasa unahan naman ay yun ang biyanan ko na lalaki, saka yung driver ng limousine, syempre. At syempre, sa bawat video natin ay hindi pwedeng mawala ang pagpapakyut ko. Ayan, ganyan ang aking makeup for today. Nakarating na pala kami dito sa marriage hall at may kwento na naman ako sa inyo. Alam nyo ba, sa tuwing attend ako ngayon ng kasalan, mayroon sa akin talagang binibili ng asawa ko. Talagang kabilin-bilin na niya sa akin na mama, wag ka na muna magsasharon. Ayan, ang asawa ko ay binabawalan na ako magsharon, kaya kung makikita niyo sa akin mga video ay hindi na tayo nagsasharon. Hindi tulad dati na talagang nagsasharon ako, ay nagdadala ako ng plastic. Tapos sabi ko nga, bakit yung iba nagsasharon? Ang sabi naman sa akin ng asawa ko ay ang gumagawa lang doon ay yung sobrang hihirap talaga ang mga nagsasharon. Kaya wag ko na daw gagawin yun. Sabi ko, eh masarap kasi yung pagkain sa kasalan. Sabi ko, di ba kahit sa Pinasa na masarap yung pagkain luto sa kasalan? Ano? Ewan ko ba kung bakit. Siguro kasi matagal muna isinasangkot siya, ano? Tapos kinabukasan palulutuin. Ano? Sa probinsya kasi ganun, di ba? Masarap yung handa sa kasalan. Dumating na nga ang pagkain at yan nga ang unang sinerve, pulaw na beef. Ayan. Kanin na may baka yan. At pamaya-maya nga, dumating na rin yung naan. Tapos, naglabas na rin sila ng beef na ulam, saka chicken na ulam. Kaso naman, sobrang anghang. Nakikita nyo naman, ay napapasipol pa ako. Para lang ako nagtatawag ng hangin, di ba? Ganyan sa buke, di ba? Pagka nagtatawag ng hangin, sumisipol. O, ganyan na ganyan sa bukid. Alam na alam nyo na, ako yung magbubukid. At kung makikita nyo nga, ay hindi ko nakain tong chicken kasi medyo hilaw pa siya, kaya hindi ko siya kinain. Pero huwag kayong mag-alala, hindi masasayang yan kasi mayroong mga kukuha niyan. May mga tao dito sa labas na pagkatapos ng kasalan, ng kainan, ay pumapasok sila at nangunguha nga sila ng mga tira-tirang pagkain. At ganito na nga ang itsura ng plato namin pagkakinuha na nila yung mga tirang ulam. As in, pati yung pinagkainan mo, pag may ulam pa doon, ay kukunin nila. Tumayo na nga kami ng biyanan ko para magbigay sana ng regalo sa ikinasal. Ang kaso, alam nyo ba, ay ang papadilim na wala pa yung ikinasal. Siguro kasi sa sobrang tagal minay-makeupan sa salon, ay ayan, natapos na lahat ang kainan, wala pa rin yung ikinasal. Ito pala, kunwari, 3 hours lang ang usapan nyo sa marriage hall. Kahit na may mga tao pa dun sa may marriage hall, papatayin na nila yung ilaw pag naka 3 hours na. Naranasan namin yun, yung pinatayang na kami ng ilaw, andun pa kami. Tapos ayang paglabas na amin, ay may mga nagtitinda nga rito ng balon at natayin nga si Mariam. Gusto daw niya 2 balon. Eh, 100 naman ang isa, Mariam. Sabi ko, eh, 5 piso lang kako yan ha. Sabi ko. Tapos meron din dito mga nagtitinda at tingnan niyo yung bata. Oh, nako, todo makeup yung bata na yun, tontuwa ako. Makapal pa yung eyeshadow sa akin. Tapos ayan yung mga tinda nila ay panay puri, may prutas. Dito talaga ginagawa nilang merienda talaga mga prutas. At hanggang sa makauwi na nga kami ay wala pa rin yung ikinasal na babae.